Good morning, guys. Ito po ang menu ko today. Manggigisa po ako ng upo. Ayan po siya. Ginisang upo. Ayan po ang mga ingredients niya. Ano po, isang bawang, tatlong sibuyas, dalawang kamatis, at saka po sili. Saka siyempre po yung mga sinasasangkap ko po, ito po yung mga turmeric powder, yung mga powder na nilalagay ko po, masala powder, turmeric powder, saka sin. Saka guys, ayan po, plus po, nagpiprito po ako ng galunggong. Aray! Nagpiprito po ako ng galunggong. Ayan po. Hinahanda ko na po siya. Ayan po siya, guys. Ayan, maya po ay manggigisa na po ako ng gulay. Upo. Ginisang upo. Ayan po siya. Napakasarap po, guys. Ayan ko muna mo po mag-turn. Ayan po, mga pinipilitok pong isda, galunggong. Ayan po. Ayan po. Limang galunggong po ang pinipilitok ko. Ayan. Nakakatakot po ang mantika. Ay. Ang sarap po ng galunggong. Ayan po, guys. Fresh na fresh ko po silang nabili. Ayan. Galunggong. Ipritoin ko muna po ang galunggong bago ko po igisa ang upo. Ayan po, guys. Ayan po ang upo. Isang upo po yan na malaki. Tsaka yan po yung mga ingredients. Ayan po. Bawang, sibuyas, kamatis. Ayan po. Ayan pa po ang mga pinipito kong isda. Ito guys, ninigisa ko na po yung upo. Sinuna ko na po ang bawang. Susunod ko na po ang sibuyas. Ayan. Ayan po siya. Nagnanakaw lang po ako ng oras, guys. Gumising po ako ng maaga para po makapagluto po ng aking lunch. Kakainin ko po ito mamaya. Ito po ang aking ulam mamayang lunch. Ginisang upo at saka po tatlong pirasong malalaking galunggong na pinirito ko. Ayan guys, pati medyo pag naluto na po ng konti ang sibuyas, ihalo ko na po ang kamatis. Guys, martis po ng umaga ngayon dito sa UAE. UAE Saja. Ayan po, guys. Ayan po, guys. 8:56 po ng umaga sa UAE. Nagluluto lang po ako ng almusal. Alas 10 po ang pasok ko. After po nito, maglilinis pa po ako ng bahay namin.
dahil ang mga kasama kong ibang lahi, puro tulog lang po ang ginagawa. Di ko naman po pwedeng dilinisin ang bahay dahil ay alam mo naman tayo mga Pilipino, malilinis po tayo sa bahay. Ayan guys, medyo naluluto na po ang sibuyas. Palambutin ko lang po ng konti para hindi po mukhang sariwa, para masarap po siya. Guys, the more na marami po ang sibuyas sa ingredients, lalo pong sumasarap ang luto. Huwag po tayo magtipid sa ingredients. Masarap po ang maraming sibuyas at bawang. Maganda rin po sa katawan yan. Mga antibiotic po yan. Ayan po. Ayan po siya. Ayan, medyo malambot na po ang sibuyas. Pwede na po nating ang kamatis. Sunod na po natin ang kamatis. Ayan po, dalawang kamatis po. Palalambutin muna po natin ang kamatis guys. And guys, malambot na po ang kamatis, sibuyas at bawang. Ayan po siya. Nag-add na rin po ako ng konting tubig para mailagay na po ang powder. Ayan po guys, turmeric powder, masala powder, at asin. Yan po guys. Halo lang po ng ganyan para po yung lasa po magano. Sumarap po ang lasa. Ayan po siya. Ganda po tingnan guys. Ready na pong ihulog ang ano. Ihalo ang upo. Ayan po siya. Sarap po ng soso. Ayan po ang sauce. Ayan po guys. Pag nakikita pong ganyan ang medyo natutuyo, pwede po tayong mag-add ng tubig. Ayan po. Mag-add lang po natin ng konting tubig para po hindi po siya matuyo. Ngayon, i-add ko na po ang mga sili. Hindi ko na po siya iniwan. I-add ko na po ang sili. Medyo marami pong sili ilagay ko, mga 10 piraso, kasi matakaw din naman ako ngayon sa manghang. Yan guys, pagmasdan nyong mabuti. Sauce pa lang, ang sarap na. Ayan po. So, ready na po ako. Ready na po. Nabanlawan na po mabuti to kanina. Ayan po, yalo na po natin. Ayan po, dapat pinahalo kung ganyan. Ayan lang po natin magsabaw ng konti sa
Ayan po guys. Nalo ko na po ang upo sa sauce. Lagyan na po lang po ng konting tubig para di po magdikit. Ayan po. At tatakpan ko po siya. Pakaluin ko po siya ng 10 minutes. Maya guys, pakita ko po ang finished product. Ayan guys. Ayan na po. Medyo malambot na po ang ang upo. Ayan po. Ito po ang mga pinirito ko pong galunggong. So, pwede na po natin silang paghaluin. Ayan po siya. Iyahalo ko po yung galunggong sa upo. Ayan po guys. Napakasarap po na ulam para sa tanghalian. Ayan guys. Tumisda niyo po. Ayan po siya guys. Tatakpan ko na naman po siya at palalambutin ko po siya ng kakukuloy ko na po siya ng mga 5 minutes or 10 minutes. Pakita ko po ang finished product mamaya po. Bye muna po. Ayan po ang finished product po ng aking ginisang upo with fried fish. Ayan po guys. Ang sarap po. Ready na po sa lunch. Ayan po siya. Pagmasdan niyo po guys. Simpleng lutong bahay lang po. Lalong-lalo na po sa aming mga OFW. Okay guys. Bye! Subscribe lang po kayo sa aking channel. Likes and shares lang po. And mag-comment lang po kung ano po yung may ko-comment po ninyo sa aking luto today. Bye po!